Hello guys, andito tayo para pag-usapan si Francis Leo Marcos dahil hindi na dapat pag-usapan to eh dahil alam naman natin na sa mga lumalabas ngayon. So, sa mga lumalabas ngayon guys, naging ano tayo eh, naging parang we are putting ourselves in hell. Yun ang lumalabas sa atin dito eh. Naging masama tayo nang dahil ni Francis Leo Marcos. Sa totoo lang, naging masama tayo. Yung kaluluwa natin, sinunog natin sa sa impyerno. Sa totoo lang. Ganito kasi yun. No? Sa mga taong nagising, katulad ko, masasabi ko, may intention siya para gawin ang Mayaman Challenge. Klarong-klaro naman sa audio, klarong-klaro naman sa recording na siya ay may intention. Siya ay may plano. Siya ay talagang ginawa niya yun para sa interest niya. Para makagain ng mga viewers at para at the same time kumita sa YouTube yung ginagawa niyang advocacy. So, lahat ng mga yun ay pakana niya para sa interest niya. So, which is nakuha niya yung loob natin dahil tayo, mga Pilipino, ay maunawain at mapagmahal sa kapwa. Yun ang katotohanan. Pero, sa nangyari ngayon, naging masama tayo. Yun ang concern ko eh. Naging masama tayo eh. Naging judgmental tayo sa tao. Yun ang nangyari. So, ngayon, dahil sa mga nagising, katulad ko, maging mabuti po tayo. Maging mabait tayo sa kapwa. Yun ang i-ano natin, i-continue natin. Yun ang i-portion natin. Wag na tayong maging judgmental, maging mapanirang tao, yung maging magalit kasi we are putting ourselves in hell. Yun na nga yung sinabi ko. So sa mga hindi man hindi pa nagising, sa mga walang alam, no? Sa mga walang alam. Ito yung masasabi ko. Huwag po nating itolerit ang mali. Dahil alam natin na mali. Huwag nating i-consider na siya ay pandemic hero, tumutulong, na alam naman natin na may sariling interest at lahat ng ito ay may plano sa sarili niya. Na siya ay gumagawa ng ganyan dahil meron siyang interest sa mga tao. Meron siyang interest sa mga viewers, sa mga sumusuporta sa kanya. At rinig naman natin na siya mismo ang nagsabi na yayaman na tayo yama. Dahil marami tayong viewers. Dahil sabi naman ni Yama, oo nga boss, marami silang nauuto. Marami silang nauuto sa atin. Marami silang, parang silang nasisiraan ng ulo eh. Tapos tawa ng tawa si Francis. Diba? Yun. Diba nakita natin yun? At tayo, nagalit. So, hindi natin masisisi. Pero ano lang natin guys na wag nating ipag-iiral yung galit natin sa tao. Dahil may Diyos tayo. Siya yung nakakaalam sa lahat. Example lang to sa isang criminal at notorious na tao na kasama ni Jesus Christ doon sa tatlong yun.
tatlo sila pinako sa krus. So, pinagtatawanan natin sila, pinagtatawanan ng mga tao, at talagang dinidiscriminate sila at natutuwa yung mga tao sa kanilang pagdurusa. Natutuwa yung tao na pinapatay ang kriminal. Natutuwa sila na pinaparusahan hanggang mamatay. Pero hindi natin alam na siya ay napakaswerteng tao. Dahil humingi siya ng tawad sa Panginoon at pinatawad siya at dinala siya sa paraiso. So sana tayo lahat ay ganun din. No? Kailangan po tayo maging mabuti. Kung alam natin na nanloko yung tao, kung alam natin na manloloko, no? Kung alam natin, sabihin natin na nanloko siya. Pero wag na natin husgahan at wag na natin durugin dahil meron tayong Diyos na siya ang magparusa sa lahat. So yun lang ang masasabi ko. Maraming salamat sa nagising dyan. At so yung iba na hindi pa nagising, nandyan pa rin at naniniwala na siya ay mabuti at nasa kabutihan lang yung mga ginagawa niya, eh, God bless you sa inyo. Dahil alam natin, kung tayo ay nasa mabuti, huwag po tayong magsalita nang hindi maganda sa kapwa. Yun lang, masabi ko, maraming salamat.